Good evening, Legit Tavercan. Sa mainit ka po nating update ngayon ay pumapatungkol po dito sa ratings ng TVJ, sa posisyon ng TVJ, sa lamang po ng TVJ sa dalawang noontime shows. So, bali tatlo na po naglalaban-laban na noontime show, pero still, tama po ang sinabi ni Christopher Min. Ang maglalaban lamang dito ay It's Showtime at Tape Bulaga. Nananatili po na number 1 ang TVJ and hindi nila yun magkikipa. So, labas na ang TVJ sa laban nung dalawa. And currently, yan po ang nangyayari. Nakakatuwa lang po isipin na mahina man po or maliit man ang coverage ng TVJ, nananatili na sila ang number 1. Partita, nasa mahinang coverage sila. Hindi kompleto ang mga kagamitan. Mayroon pang kulang sa mga staff na napansin po ng maraming netizens dahil hindi naman daw lahat ay kanilang nabitbit mula sa kanilang pinanggalingan. Mayroon pong mga naiwan. But still, kita ninyo kung sino ang sinusuportahan. Samantala, before that, pag-usapan nga po natin ang nangyayari or latest update, no? Talagang mainit po itong update dahil ilalaban at ilalaban ng TVJ ang kanilang karapatan sa title po na Itbulaga. Talagang hindi po titigil ang TVJ at seryoso sila sa pagbawi po ng title na Itbulaga. And ang mga netizens ay sinasabi na tama lang ang ginawa ng TVJ dahil unfair daw talaga na kung sino ang may creation, siya ang hindi nakakagamit ng title na iyon, na malayang nagagamit ng Tape ANC ang title na Itbulaga. Dapat di umano ay maging patas. Dapat ay walang gumamit muna nito sa ngayon habang wala pang resulta kung sino nga ba ang tunay na may karapatan sa title na ito. So yan ang mainit na pinag-uusapan sa social media. Samantala, dahil nga ano po ng kaso ang TVJ, ay ayon sa ilang netizens, hindi kaya sila nagsasampa ngayon ay dahil panalo na ang TVJ, nasa kanila na ang Itbulaga, and gusto nilang maging legal na ipatigil or ipahinto ang paggamit ng tape dito bago nila tuluyang gamitan ng Itbulaga. Kagaya nga nitong komento, no, ni Sir RV app. Shout out kung nanonood ka ngayon. And babasahin lang po natin. Babasahin ko lamang po ang inyong komento. Sabi niya dito, personal take. Since TVJ ang nag-file ng case against Tape and GMA ng copyright infringement, may possibility na nasa posisyon na ng TVJ ang ownership ng Itbulaga. And ine-exercise na nila yung rights nila by filing this case para ma-force na ang kabila to stop using it. Hindi naman kasi talaga maganda na dalawang Itbulaga yung nakalalarga at ayaw pa mag-stop ng Tape or GMA. And for preparation na din siguro sa 44th anniversary. 2 cents. Z? So, yan po yung kanyang komento. Maybe kaya nagsampa ng kaso, naipanalo na nila. And gusto muna nilang ipatigil o patigilin ang Tape sa paggamit. Pero, sure po niyan, ay gagamitin po at gagamitin agad yan ng TVJ yung title. Kahit patuloy na ginagamit ng Tape ANC ang Itbulaga. Hindi nila hihintayin na huminto ang Tape ANC sa paggamit ng Itbulaga bago nila ito gamitin kung pumabor na sa kanila. Diba? Kasi ano ikakatakot ng TVJ kung pumabor na sa kanila? Ano ikakatakot nila na baka ireklamo sila ng Tape ANC sa paggamit ng Itbulaga kung pumabor na sa kanila? So, gamitin at hindi habang ginagamit pa rin ng Tape ANC ang title, wala dapat ikatakot at makapigil sa TVJ na gamitin ito. Pero since
nananatili na E80 po ang kanilang title, maybe talagang ang gusto lang mangyari ng TVJ ay wag gamitin ng tape ang paggamit nito dahil unfair. But still, hindi pa rin natin alam kasi baka nga po pwedeng oo, pwede rin namang hindi. Pero ang sipo ng maraming netizen ay dapat lang naman di umano na itigil nila ang paggamit ng itbalega. And malaman po natin yan kapag ka nagkaroon na rin sagot ang TPNC, kapag ka nagkaroon na rin po rin sagot ang GMEA Network. Meron naman nagsasabi na merchandise naman ang naparegistered ng tape, pero bakit patuloy silang umeere for entertainment? Dapat nagtitinda lang ang mga ito, no, ng Itbulaga merchandise, hindi umeere ng isang entertainment show. And speaking of TVJ, bukod sa ayan at mukhang inilalaban na ng TVJ ang kanilang karapatan, isa pa rin naman po sa good news ay patungkol dito. So hindi pa rin po manalo ang TPNC dito sa TVJ. Dahil nananatili po na nangunguna ang TVJ. Congratulations TVJ, and araw-araw niyong pinapatunayan sa amin na kayo ang number one at hindi kayo matatalo ng dalawang noontime show, lalong-lalo na po ng TPNC. Hindi kayo matatalo, and patuloy niyong pinapamukha sa TPNC na malaking kawalan na kayo ay hindi pinahalagahan, na kayo ay ginanito na lamang. Patuloy niyong pinamumukha na malaking kawalan para sa kanila, na kayo ay pakawalan. Dahil kayo ang TVJ, ang hari ng tanghalian. Dahil it's not all about the title, sabihin na natin na sa kanila ang title, pero still magiging bulagta lamang ang Itbulaga na yan without TVJ, because TVJ at Itbulaga ay iisa. Itbulaga at TVJ ay iisa. So, kung ang Itbulaga ay mawala sa TVJ, kahit na sa kanila ang title na yan, hinding-hindi sila magiging number one. Dahil hindi lang po ang title ang malakas or nagpapalakas ng noontime show, kundi ang isa't isa. So, hininga nila ang isa't isa, TVJ and ang Itbulaga. At yan yung nangyayari ngayon. Diba, parang wala pong lakas ang Itbulaga sa mga tao mula nung nawala ang TVJ sa kanila? Sabi nga po ng mga netizens, pangalan lang ang meron sila. Pangalan lang ang nasa kanila. Pero ang kapangyarihan ng pangalang nasa kanila ay wala sa kanila. Andun na po sa TV5 ang kapangyarihan ng Itbulaga title. So mapasa kanila man yan, empty po ang lakas ng Itbulaga without TVJ. So kitang-kita naman po dito siguro ang resulta, no? Lagi pong number one ang TVJ sa mga noontime shows. Sa tatlong noontime shows, TVJ ang nangunguna. Parati po yan. Dito nga no, number 13 ang EAT, 14 ang Itbulaga, at 15 po ang It Showtime. So first time nga ni po yan eh. First time na makapasok po sa top 20 ang Itbulaga. Samantalang ang EAT po ng TVG, mula nang sila'y umere July 1, parati pong nakapasok yan sa top 20 TV programs. Yan ang tunay na malakas. Kitang-kita rin naman po siguro, no, sa total of views after po mag-live ng TVG, lagi po silang lamang. Lagi pong around 700,000 views, 800 and million of views. And kahit po sa concurrent na viewers po, hindi manalo ang It Showtime, hindi rin manalo ang Itbulaga, dahil hindi man lang po talaga sila makapangalhati. So meaning po niya na a number one pa rin po ang TVJ. Anyway, basahin naman po natin ang komento ni Reno Vic.
Ang hirap naman po i-pronounce, but ayon sa kanya komento, wala na ba ang trayo ng bulotong? Nako, mukhang mumawawala na. Yan ang masasabi natin. Until now, meron pa ang bulotong, pero mukhang mawawala na. Kasi yung lo na lamang po ang nakita natin, nabalitaan na natin na nagpirma na po ng kontrata sa TPLC sa mahabang panahon. So, long-term contract po ang pinarmahan ni Paulo Contis, pero yung Bu as in Bubi Villar and Tong as in Betong Sumaya ay wala po tayong update, no? Kung sila ba ay may balak pang pumirma. Mukhang aayaw na rin sila, kaya mukhang mawawala na po ang kanilang trayo. So, yun yung good news na siguro meron ang aayaw talaga sa kanila. Pero hindi natin alam, baka to be followed po ang mga ito. So, abang na lamang din po tayo, ang importante sa atin, manatili man sila dyan, mag-regular man o hindi, basta ang Itbulaga ay umuwi po sa TVJ. So, yun lang po ang update natin ngayong gabi. Don't forget to click the subscribe button and notification bell para sa iba pang balita.